What's up guys? So it's me again, Junji Extreme. Sing lang natin, so woke up like this. Sobrang sakit pa nga ng ano ko eh. Ng chest, kasi nag-chest tayo kahapon. So halos 7:30 na ngayon. Breakfast pa lang tayo. Ngayon guys, morning tayo mag-gym. Kasi siguro may ride kami mayang hapon. Bike, magsa-cycling kami. Tamang term, biking or cycling. So cycling kami mamaya. Sama natin si Buwa Extreme. Pero ngayon, punta tayo sa gym like 9:30 in the morning. So breakfast lang muna tayo. Tapos prep lang natin yung 9 meal natin. So yung 9 meal natin, siya gawin natin post-workout meal. So after workout na lang natin, kainin to. Tingnan natin yung panahon kung okay pa. Medyo okay naman. May clouds lang. Medyo cloudy lang. Pero di naman ata uulan. So, body update lang tayo guys. So pagkagising natin, sagad tayo inom ng tubig. Okay, I usually drink like cold water para maganda ng metabolism natin. So, gawin nyo guys, right after kagising nyo, mag-weighing kayo. Make sure na walang laman yung katawan nyo kahit tubig kasi yung water weight train is naka-apekto rin yan sa timbang nyo. Every morning after nyo magising. Yung the best time na mag-weighing. Tingnan natin. So, we're like 71. 4 kilos na lang. So, mga tatanong kung ilang kilos ako, so 71 kilos na tayo. So, 4 kilos na lang to reach yung max weights natin. Pero still, maintainin lang natin yung chan na hindi masyadong bloated. Yan guys, yung nangyari sa aso namin. Tingnan nyo, oh. Oh, sino nagkalbo sa'yo, Jake? Wow! Okay guys, so tapos na ako kumain. Before tayo pumunta sa gym is may papakita ako sa inyo. So ito yung mga in-order ko from Shopee. So ito yung reseta from Upgraditis. So Upgraditis, ito yung mga sakit sa mga siklista na parang hindi na kukontento sa bike nila, diba? Gasto ng gasto. So yun, Upgraditis. So parang keep searching kung ano yung magandang i-upgrade sa bike. So ngayon dumating na rin. Ito, pakita ko sa inyo. Actually, nasabi ko na to dati sa isang vlog ko nung rest day na nag-order ako. So ngayon, nandito na. Dumating na. Ito yung order natin, guys. Nag-order ako ng bagong group set para sa road bike natin. So, China Gaming muna tayo. We ordered group set since sa Empire. So, sakto lang yung price niya. So, budget na group set since sa Empire. Yan, China Gaming. Teka, kunin natin. Ito yung shifters niya. Then, ito yung chain. So, actually guys, in-order ko to, hindi isahan. Iba-ibang store to. So, medyo nagasto tayo ng shipping fee. So yan, ito yung chain, 11 speed. So 9 speed tayo ngayon, so mag-wait tayo ng 11 speed. Kasi yung gamit pa natin, yung stock pa rin, stock na group set. So hindi na bagay. So maganda na i-upgrade. Tapos ito, Sense Empire. Ito yung mga FD natin. So ito yung RD, rear derailleur. Hindi ko alam pa ng pangalan. Ito yung front, ito yung FD natin, Sense Empire. And so shoutout sa mga ka-extreme natin na siklista dyan. Oh. Ito yung crankset. So, diba sabi ko, bibili ako ng bagong crankset. So, nandiyan na. So, Sora yung binili ko. Shimano. So, hindi ko binili yung crankset ng Sense Empire kasi medyo pangit. Hindi ko magandang itsura. So, ito na yung binili ko. Like yan. Halotech na siya, guys. Mga dito para mas maging swabby yung mga long rides natin, di ba? Pero hindi ako masyadong naglo-long ride ngayon kasi sabi ko nga, gain weight ako. So, yung ngayon, inihintay ko na lang is yung cogs. 11 speed cogs from Shopee rin. Aray, tangin na. Hulog. Kasama natin ngayon si Inel. Inel, hi. Hi. Wow. Say hi to my vlog. Hello. So guys, ito yung itsura ng Sense Empire natin. Double top yung mechanism nila. So kung may STI tayo from Shimano, tapos, hindi ko alam yung SRAM ata yun, yung ibang shifters rin or group set. So, Sensa is double top. So, yan. So, I think mayroon tayong mga ka-extreme na makaka-gets nito. Kasi nga, marami rin tayong mga ka-extreme na nagbabalik. So, shoutout sa inyong lahat. O, pag-cardio lang tayo. And then, nag-upgrade ako kasi para mas kumanda pa yung experience natin sa bike. Kasi worth it rin naman kung nag-upgrade eh. Mas nagiging swabe yung bike. Diba? Diba, Nel? Diba? Okay guys, so katos lang natin kumain ng 9 meal natin. So kinain na lang natin kasi 10 o'clock na lang kami kasi kasama ko si Sir. Then kinain na lang natin para may energy rin tayo para sa workout, diba? So guys, ngayon na video natin will all about key points, tips, and workouts to make your triceps bigger. Kasi marami tayong mga ka-extreme. I think nahihirapan na palakin yung triceps nila. And yeah, triceps is actually great
to make your arms bigger kahit naka-t-shirt kayo, if malaki yung triceps nyo, siguradong fit na fit tingnan yung t-shirt nyo, diba? So, I'm always excited na mag-workout kasi we're using this BCAA Energy. Sobrang ganda ng pump natin, sobrang ganda ng pawis, sobrang solid yung BCAA Energy. So, gusto nyo, get yours now at Retroway Supplements, nasa baba yung link. Okay? Okay guys, so first workout natin is yung rope push down. So yung key point dito guys is your position while you're doing the workout. So make sure na hindi masyadong malayo yung katawan nyo sa rope and you're not bending too much to your body. So makita nyo dito guys sa workout na to is hindi masyadong heavy yung binubuhat ko because I'm focusing on concentration and making sure na ina-stretch ko talaga yung kamay ko and I'm squeezing my triceps. So maganda sa workout na to is like you're stretching your arms very straight, then pagbalik is 90 degrees lang. So hanggang dyan lang yung cycle ng rotation, di ba, ng workout. So gawin nyo dito is 3 working sets. And kung gusto nyo focus sa concentration, is hindi masyadong mabigat yung binubuhat nyo. So makikita nyo, is hindi masyadong bend yung katawan ko. Mas maganda kung medyo straight yung katawan nyo kasi para mas maganda rin na na-stretch yung kamay nyo para mas na-squeeze yung triceps. So next workout natin will be yung one arm rope extension. So I really love this workout. Hindi ito mawala sa tricep workouts ko because I really like squeezing this tricep. It gives great pump to my tricep. So makikita nyo rin dito is hindi masyado mabigat yung binubuhat ko kasi focus ko rin dito is yung concentration. And make sure na na-stretch talaga palagi yung kamay nyo while you're doing the push down workouts para natatamaan yung tricep. So this workout is really great para mas maging makapal pa yung triceps nyo. So, same pa rin sa kaliwa, sa kanan. So, both arms yan, guys. So, gawin nyo is 10 to 12 reps kung ilan yung kaya nyo. So, adjust nyo lang yung bigat nyo. Kung medyo mabigat yung binubuhat nyo, is bawasan nyo. So, make sure kung kaya nyo straight yung katawan nyo, is straight nyo para mas maganda yung pag-squeeze ng tricep nyo. So, what I love this workout is ang basic niya, sobrang dali niyang gawin. Pero much better if na-stretch nyo yung tricep nyo is mag-pause kayo kahit 1 to 2 seconds lang para mas maganda talaga yung pump ng tricep nyo. So, this is like the best way na i-pares nyo dun sa rope pull down. So, after yung rope pull down, is gawin nyo itong one arm rope pull down. And gawin nyo dito is 3 to 4 sets of working sets tayo. Kagad tayo working sets. Kasi maganda to kasi na-pump na yung tricep natin kanina dun sa first workout natin. So I really love this workout kasi it gives great pump sa triceps ko and it helps my tricep to form better. Sunod na workout natin is yung overhead tricep extension. So I really love this workout kasi nga na-stretch rin dito yung tricep natin. So yung goal natin dito is yung may squeeze talaga yung tricep para natatamaan siya. So, hindi masyado mabigat dito yung binubuhat natin. So, always make sure na tapusin nyo yung 10 to 12 reps. Like, pilitin nyo para maganda talaga yung pump and yung squeeze ng triceps. Yung kailangan nyo lang dito i-observe is yung bigat rin ng binubuhat nyo. Kasi kung masyadong mabigat, is mangangalay dito yung lower back nyo. Kasi yung strain nya dyan or yung stress is nasa lower back. Kung masyadong mabigat, so make sure na sakto lang para yung stress lang is nasa triceps and para tricep lang talaga yung natatamaan, di ba? Para maganda tong workout na to. Well, actually, hindi lang naman masyadong triceps lang yung tatamaan. Pati yung forearm na tatamaan din kasi isa rin to sa compound workouts. But I really love this workout for triceps. So makikita nyo dito is third workout pa lang is maganda ng pump ng triceps. And so yung maganda sa triceps is palagi siyang tatataman sa mga compound workouts like bench press, diba, push-ups, and also sa back workouts na rin. Natatamaan rin sometimes yung triceps natin, o, diba? So, next workout natin, medyo off-angle tayo dito. So, overhead pa rin. Pero gagamitin natin dito is Z-bar. And makikita nyo, is 10 pounds lang yung binubuhat ko. Kasi sabi ko nga, kung medyo mabigat na para sa inyo, is yung stress is nasa lower back. Pwede tayong injury sa lower back natin. So, dito is we're moving it like great. Same lang nung overhead
tricep extension using yung rope natin kanina. Okay, so 10 to 12 reps kung ilan yung kaya nyo. Sa workout na to is pwede siyang nakaupo, pero ako mas prefer ko yung nakatayo dito, di ba? So, mas maganda sa mga beginners if may spotter kayo sa likod para may suporta rin kayo kung medyo nangangalin na masyado yung kamay nyo. So, make sure na i-squeeze nyo talaga dito yung tricep. Kasi kung hindi nyo na-squeeze yung triceps, alam nyo yung in-work nyo is yung wrist. So, mag-ingat lang tayo rin masyado dito sa wrist natin. Kasi if masyadong mabigat, hindi proper execution, is pwede yan ma-injury, di ba? So, yan. Kita nyo is I'm feeling my triceps over there. So dito is may tinuturuan rin ako, nagpaturo sila ng tricep workouts ko kung ano daw yung tricep workouts na maganda para sa kanila. So sakto-sakto is nagbibideo ako about triceps is tinuruan ko na lang sila dito. So second set na tayo dito sa workout natin, yung overhead Z-bar extension. So Z-bar extension kasi we're using yung Z-bar. So mag-ingat lang tayo always dito ah, kasi medyo nakakagala rin sa wrist natin kung masyadong mabigat yung binubuhat nyo. So sakto lang dito yung binubuhat ko para na-squeeze talaga yung triceps, diba? So, yan. For 3 sets. 10 to 12 reps. 3 working sets tayo dito. So, yun guys. Tapos na tayo mag-workout. Di dumating yung kasama natin. So, na-scam tayo. Shoutout sa Sir GTL. Di ka dumating. Okay, solo lang muna tayo ngayon. So, yun guys. Follow nyo lang yung tips dun sa tricep workout na yun. Make sure hindi masyado mabigat yung binubuhat nyo. Always sakto lang. I always focus on concentration. So, kung sobrang mabigat, well, medyo hindi na proper. So, dapat saktong-sakto lang. Huwag rin masyadong magaan. Okay? Para ma-rip yung muscles. So, yun guys. Ngayon, apply natin yung post-workout supplement natin. Weight, tsaka creatine. So, yun talaga. Maganda talaga sa umaga. Yun lang. Kaso, may klase kami sometimes sa umaga. Kaya hindi ako nakakapag-gym and tinuturuan sa hapon. Kaya, yun. Nasanay ako na hapon. Pero much better pa rin sa umaga kasi sobrang fresh ng katawan. Pero okay lang naman din paghapon. Anytime of the day, pwede kayo mag-workout. Kahit nga 12 midnight, pwede kayo mag-workout. Depende lang yan. So make sure lang na sakto yung tulog. And always pasok yung protein intake. So kanina, kinain na natin yung 9 a.m. meal natin. Kaya yung post-workout natin ngayon is yung supplement na lang. Yung whey tsaka creatine. So yun guys, thanks for watching. Sana kami natutunan sa video na to. And huwag niyong kalimutang supportan yung channel by clicking that subscribe button and push yung bell para update kayo sa bagong videos. Yun. Peace.